Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mabuhay rin po. Maraming salamat po sa pakikiisa po ninyo dito sa ating parokya para sa misa itong saludo sa bagong taon. Pakilalanan lang po a few notes before we start our share. Una-una po yung mga nakasimba sa inyo dito noong nakaraang Pasko, yung midnight mass po. Kung napansin po ninyo noong Pasko, puro bata po ang bida dito sa harap ng altar. Dahil sabi po nila, ang Pasko ay para sa mga bata. O, tumama na po akong sinasabi ng mga tao. Ngayon naman po, sa loob sa bagong taon, tayo nagpapasalamat sa matandang taon. Nagpapaalam na tayo dahil tumanda na ang taon, sasambungin natin ang bagong taon. Kaya naman po, ang mga bida, mga nagsisigalan po, umawin, magbasa, prayers of the faithful, hindi ko naman po sinasabi, matatanda ko. Kaya, doon po, maganda mo yung tanong, hindi naman senior citizen. Pero, simbol po, nararamdaman po na nakalipas na taon. Palpakan po natin silang lahat. At nagtataka rin po kayo, bakit yung responsor niya sa simbol ko yung bato? Okay, maganda sa pagkakas. Ang magmamahal ng isang nanay. Kasi po, ang ating pinagsimbahan, our Holy Mother Church, invites us every new year to reflect and thank and pray with Mama Mary on this her solemnity and feast of the Blessed Virgin Mary as Mother of God. Ito po mga pistahan, ngayong araw, January 1, the first day of the year, every year po, the church, our church invites us to reflect and pray and thank Mama Mary as the Mother of God. Kaya po, Ubud, Inindu, and Mama Mary was there during the responsorial Sunday. Now, a few hours from now, as I said, magpapatutok po tayo ng mga metodo at iba't ibang pagtutok. Maglalagay ng 22 bilog at prutas sa mesa, magsasabit ng mga uwas sa mga pinto, magsusot ng polkagas at tatalon mamayang alas 12 ng gabi. Para ano? Nagpapagutok po tayo para makitaboy ang masasamang espiritu. At nagsusuntay at naglalagay ng mga bilog-bilog sa mesa sa kwarto sa dalit natin para lumapit ang swerte. Ang mga masuswerte ngayon, yung mga titinda ng dinupin na prutas. Sila ang maswerte. Kahit maliit yung pakuman, binibili natin 500. Hindi tayo suswerte. Lalo tayo, may litin. Ano pa mo malay? Pero kung titignan po natin ang ating gospel ngayon from Luke chapter 2, verses 16 to 21. Hindi po sila nagpaputok ng mga bentador at mga kuwilis. Wala rin sila mga binubil ng prutas, mesa, sa tutula. Wala mong mesa, si Jose at Maria. Hindi po nagsunod ng polkadats ang mga pasto na dumarap sa kanila. Pero kung titignan po ng kwento, maaaring mababakas ninyo sa mukha nila ay binabasa po lang, kahit binabasa lang natin, parang ito mga karakter sa kwento ng unang bagong taon, parang napakaswerte nila, napakasaya nila, napakapayama, napakatuwang-tuwang galak na galak, at parang malapit na malapit sa kanila ang biyaya ng Diyos at ang swerte. Hindi ba sila nagpapagawa ng mga mga hindi ba sila nilalagay ng mga pilog-pilog na prutas sa misa nila? Eh sa nila na po yung swerte. Bakit parang malayo ang buhay nila sa masamang espiritu? Bakit parang malapit na malapit sila sa biyaya at grasya ng Diyos? Ito po ang tinignan natin. Ano mabuting balita ang pinakaarap sa atin ng mga wasto? Lalo-lalo na po ang mahal na nila na nagmilay-milay, nagpupatay-milay, pinimatilay, magpunan ng gabi ng bagong taon. Ano yung ito ba nila dapat? Parang nalapakapaya, parang nalapakasulayan. Parang malayo sa mas mga
Amen? Amen. Okay. Pero